kayo bibigyan niya ng sapang mga aliw upang makasama siya magpakailanman. Ito ang espiritu ng katotohanan na hindi kayo tanggapin ng sanlibutan, sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala man. Siya nakikilala ninyo sapagkat siya nanatiling kasama ninyo at siya ay mababa sa inyo. Hindi ko kayo iwang mag-isa, ako ay darating sa inyo. Kunti pang panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan, ngunit makikita niyo ako sapagkat ako ay nabubuhay, ay mabubuhay rin kayo. Sa araw na yon ay malalaman ninyo ako ay nasa aking Ama at kayo ay nasa akin at ako ay nasa inyo. Siyang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ang aking Ama at siya ay mamahalin ko at ihayag ko ang aking sarili sa kanya. Si Judas, hindi ang Iskariote, nagsabi sa kanya, Panginoon, paano mong ihayag ang iyong sarili sa akin at hindi ka sanlibutan? Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya ay mamahalin ang aking Ama at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa Amang nagsugo sa akin. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo samantalang ako ay nanatiling kasama pa ninyo. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susunod ng Ama sa aking pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. May the Lord add sila sa pandalin ng Lord. Mga kapatid, sa ating pagbinasa, ito po ay ang pamagitan ang pangakong Espiritu Santo. Although hindi pa po ito yung ating magiging paksain, kundi yung verse 15, doon po magagaling ang ating pangaral. Pero sa susunod na panahon, ay mapasadahan po natin ang tungkol sa banal na Espiritu. At ito sa ating paksain na ito, ay mapasin po natin sa, ito'y bahagi pa rin ng chapter 14 na tinatawag nating upper room discourse. Dito ay gumagamit ang Panginoon Jesucristo ng personal pronoun patungkol sa mananampalataya, singular, no? Third person singular. Doon sa bandang huli, no? Kung ang sino man, kung ang isang tao, sabi niya sa verse 3. Tapos sa verse 21, siyang mayroon ng ating mga utos. So, personal and singular. Individual, no? Hindi pang kongregasyonal. Pero dito sa verse 15 na aking isisitas at ating palalawakin, ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong minamahal, ay tutupanin ninyo ang aking mga utos. At dito po ikot ang ating pangaral na may pamagat na The Willingness to Obey, Embracing Jesus Commands. Ngayon ating ginugunita sa pagkakataon noong November 24, kamakailan lamang, ang isang kahangahangang pangyayari sa kasaysayan, ang pagkakatuklas ng Tasmania ng Dutch na navigator na si, yan po si Abel Janszoon Tasman. Sa isa pong pulo doon sa Australia, ang Tasmania, marahil sa inyo ay pamilyar ang cartoon na Tasmanian Devil at yun ay sa Tasmania ay yung palihango sa pangalan ng isang explorer na siyang nakatuklas doon noong 1642. Ang paglalakbay ni Tasman ay nagmarka ng isang mahalagang sandali sa panahon ng paggalugad or exploration. Pinalawak ang ating pag-unawa sa mundo at nagbibigay daan para sa mga hinaharap na pagtuklas. Gaya ng paglalakbay ni Tasman na may tapang at determinasyon sa hindi pa kilalang lugar, tayo rin ay tinatawagan na yakapin ang mga utos ni Jesus ng may bukas na puso handang tuklasin ang kalaliman ng ating pananampalataya. Ang sabi sa New Living Translation ay, if you love me, obey my commandments. Kung paano ang kahandaan ni Abel Tasman na tuklasin ang mga bagong horizons ay nabunga ng mahalagang pagtuklas, gayon din ang ating kahandaan na sundin ang mga utos ni Jesus ay nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa sa ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. Sinabi mismo ito ng ating Panginoong Jesus, kung iniibig ninyo ako, tutupanin ninyo ang aking mga utos. Ang talatang ito ay nagaanyan sa atin na pagnilayan ang malalim na koneksyon sa pagitan ng ating pag-ibig kay Kristo at ng ating pagsunod sa Kanyang mga turo. Ngayon, tunghayan natin ang mas malalim ang talatang ito para matuklasan ang kahulugan at kahalagahan ng mga salita ni Jesus. Ito ang verse 15 na sa ang salita ng Diyos, contemporary versions, ay kung mahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. So ito ay pang-kongregasyonal naman, pang-maramihan, sapagkat ito ay sinasabi ng Panginoon sa lahat ng Kanyang mga disipulo na ginukonekta sa pag-ibig para sa ating Panginoong Jesus, yung pagsunod ng mga disipulo sa Kanyang mga utos. This obedience is not just about following rules, kundi ito ay malalim na nakatali doon sa relasyon sa ating Panginoong Jesus at ang pagdating ng banal na Espiritu. Ano ang kahalagahan niyan sa teolohiya? Ang verse na ito ay nagbibigay emphasis na ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon but also involves action and commitment to following Jesus' teachings. Alam niyo sa kasaysayan, ang verse na yan ay central sa konsepto ng discipleship sa Christianity. It reinforces that being a disciple of Jesus means not only believing in Him but also living according to His teachings. And therefore, masasabi natin na obedience is a hallmark of true discipleship
and reflects a deep relationship with Jesus. Kaya hindi po tayo mananatiling mga mananampalataya lamang na sumasamba sa Panginoon, subalit walang undergoing ng discipleship. Sa iba pang mga iglesia, meron silang tinatawag, sobrang dami nila, meron silang tinatawag na discipleship groups na kung saan may mga leaders na patuloy na dinidisciple ang mga mananampalataya, baguhan man o matagal na. Ngayon, ano yung pinag-uusapan natin yung relationship natin sa pagitan natin sa Diyos? At anong klase ng relationship po ito? Tinatawag natin itong personal relationship sapagkat ito na may pang-individual. Pero ito po ay sa malakihang relationship sa atin kung sama-sama na sa isang katawan, sa isang iglesia, tinatawag po itong covenantal relationship. Ang verse na ating binasa ay maaaring tingnan sa loob ng konteksto ng covenant relationship sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Okay? Ang bawat isa na mananampalataya may personal relationship sa ating Panginoong Kristo, pero kabilang doon sa covenantal relationship. Ibig sabihin, sama-sama tayo, isa lang tayo tinitingnan ng Diyos bilang tayo kabilang sa iglesia ng Panginoong Kristo. Na kung paano ang mga Israelita ay tinawag sila, isang kalumpun lang sila, tinignan sila bilang isang pamayanan na tinawag sila para sumunod sa mga utos ng Diyos, yun ay pagsunod ngayon ay tanda na sila ay nakapaloob or kabilang sa covenant or sa Tagalog ay tipan, paikipagkasundo, tipanan ng Diyos sa kanila. Ang mga Kristiyano din ay tinatawagan na sumunod sa ating Panginoong Hesus sa kanyang mga utos bilang isang tanda ng kanilang covenant relationship sa kanya. Ngayon, I want to encourage each one of us to make a personal commitment to strengthen our love for Christ through conscious and willing obedience. Mangako tayo sa paglalakbay na ito ng pag-ibig at pagsunod, sapagkat sa paggawa nito, tayo lalong napapalapit kay Kristo at nagiging liwanag niya sa mundo. Isang malaking panganib ng pagpapabaya sa tawag na mahalin at sundin si Jesus ay spiritual complacency. Ano yung ibig sabihin niyan? Yung pagiging kampante sa spiritual na aspeto ng buhay. Sapagkat kapag tayo ay naging kampante, maaring magsimula tayong pabayaan ang ating pagkatalaga na sundin ang mga turo at utos ni Jesus. Maaari itong humantong sa paghina ng pananampalataya, kakulangan sa espiritual na paglago at paglayo mula sa malapit na relasyon na dapat ay mayroon tayo kay Kristo. Kaya ang mensahe po natin ay ito. Sa ating pananampalataya, ang mahalin at sundin si Jesus ng may bukas loob na puso ay nagpapatibay sa ating relasyon sa Kanya at nagdudulot ng liwanag sa ating buhay at sa mga tao sa paligid natin. Sa ating pananampalataya, ang mahalin at sundin si Jesus ng may bukas loob na puso ay nagpapatibay sa ating relasyon sa Kanya at nagdudulot ng liwanag sa ating buhay at sa mga tao sa paligid natin. Yan, pag sinasabi natin bukas loob na puso, sa English ay willing heart, ibig sabihin ito'y pusong bukas, sincere, at nahanda. Ano significance niyan? Willingly following Jesus' commands reflects our genuine love and dedication to Him. Nagpapatibay ang wika sa ating relasyon. So pag sinabing relasyon, ito ay connection or spiritual na pagkakatali sa pagitan ng dalawang individual or two parties. No? Ang significance niyan is yung ating relasyon sa ating Panginoong Jesus ay napalalalim sa pamagitan ng pag-ibig at pagsunod at lalo naglalapit sa atin sa Kanya. So, kinakailangan ng pagkatalaga ayon doon sa mensahe natin. No? Ngayon, ano yung mga sakop ng pagkatalaga or sa English ay commitment? So, nais kong bigyan din yung kahalagahan ng wastong pag-unawa no, sa mensahe ito. Ang pagkatalaga na mahalin at sundin si Jesus ay hindi lamang tungkol sa mga panlabas na gawain o pagsunod sa mga utos. Okay? Of course, ang pagkatalaga sa Panginoon, nandyan yan, yung panlabas na gawain o pagsunod sa mga utos. Subalit, ito rin ay tungkol sa isang bukas loob na puso na tunay na nagnanais na maglingkod at mahalin siya. Kumisan, maaari tayo magkamali na isipin na sapat na ang simpleng pagsunod sa mga utos nang walang tunay na pag-ibig sa ating puso. Ngunit ang mensahe ni Jesus ay ang ating pagsunod ay dapat nagmumula sa isang malalim na pagmamahal at pananampalataya sa Kanya. Kaya tinahamon tayong lahat na suriin ang ating mga puso at tiyakin na ang ating mga gawain ay bunga ng ating tunay na pag-ibig kay Kristo. Noong panahon ng Protestant Reformation, noong 16th century,
Ang pagbigay diin sa pananampalataya at pagsunod ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa mga relihiyoso at political na tanawin. Yung mga reformador tulad din ng Martin Luther, sina John Calvin, ay hinamon ang otoridad ng simbahang Katoliko sapagkat ang institusyong ito ay hindi nagtuturo ng mas personal at direktang relasyon sa Diyos batay sa pananampalataya at kasulatan. Kaya naman, labis ang kanilang galit laban sa mga reformadong kilusan na nagtuturo ng gayon. Ang kilusan ito ay hindi lamang nagbago sa mga gawa ng relihiyon, kundi nagkaroon din ng malalim na implikasyon sa politika at lipunan na nagdala ng mas mataas na individualism at pag-aalinlangan sa tradisyonal na otoridad gaya nga ng simbahang Katoliko. Kaya ang ginagawang imbitasyon ng mga evangelical Christian churches na turo tungkol sa kaligtasan na dili walang iba ang pag-personal relation sa Panginoon ay utang sa mga reformers na ito. Yung movement na kung tawagin natin ay Reformation. So, ang tanong ito, ano ang kahulugan ng mahalin at sundin si Jesus ng may bukas loob na puso? Ito po ang sagot. Isang malalim at personal na relasyon. Reflecting on the meaning of loving and obeying Jesus with a willing heart illuminates the deep and intimate relationship He desires with us. Siya po may nais noon. Nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng malalim at personal relasyon sa Kanya. Very intimate. Gaya ng dinademonstrate doon sa Upper Room Discourse. Ngayon, ang sabi natin, covenant. Covenantal relationship. Paanong related yung covenant sa isang relationship? Yung pong covenant, ito po isang solemn agreement or promise, sabi ko sa inyo, sa pagitan ng dalawang partido, na malimit na nag-involve yan yung commitments and obligations. Doon sa konteksto ng relationship sa Diyos, yung covenant ay nagsisignify ng isang mabisang bond o pagkakatali na lumalampas sa isang simpleng agreement. Ito ay malalim, banal na commitment na naka-ground doon sa nagkakaisang pag-ibig or mutual love and faithfulness. Kaya, ang relasyon sa Diyos ay itinatag sa pagmamahal, tiwala, at pananampalataya. Samantalang yung covenant o yung tipan ay formal na naglalahad ng relasyon ito. Ipinapakita ang mga pagkatalaga o commitment at responsibilidad ng bawat panig. Ibig sabihin, sa Diyos at sa taong mga mananampalataya sa Kanya. Ngayon, kung i-contemporize natin ito, paano natin mailalabat ito sa ating buhay? Marami, pero magbigay lang ako ng isa. Halimbawa, lahat naman tayo, o halos marami sa atin ay merong online presence. Meron kang Facebook, meron kang account sa social media. Kaya maaari mong ikalat ang positivity and encouragement doon sa social media. Gamitin mong yung platforms to share the love and teachings of Jesus. Ngayon, tayo ay kumailalim sa biblical foundation ng principle na ito. Na yan ang ating punto. Ano punto natin? Ang malalim at personal na relasyon kay Jesus ay hinuhubog. So, kinukultivate pala ito. Hindi ba sa sinasabi natin, meron tayong malalim na personal relasyon sa Panginoon, hanggang doon na lamang. Kinukultivate pa rin ito. Hinuhubog sa pamagitan ng patuloy na pagmamahal, pagtatalaga o commitment, at pagsunod sa kanyang mga aral na nagpapakita ng kanyang presensya sa bawat aspeto ng ating buhay. Okay? So, meron pong mga ilang factors involved. Ang sabi rito, hinuhubog sa pamagitan ng patuloy na pagmamahal or continual love. So, tingnan natin yan. Continual love. Kung aalahan natin sa John 13:34 hanggang 35, ang sabi ng Panginoong Jesus ay ganito. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paanong minahal ko kayo, gayon din kayo ay magmahalan. Sa ganitong paraan, malalaman ng lahat na kayo ay mga alagad ko kung kayo may pagmamahal sa isa't isa. Dito ang binibigang diin ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad o disipulo na sila dapat yung pag-ibig nila nagpapatuloy, namamalagi, pag-ibig sa isa't isa, sapagkat yan ang yay sumasalamin ng kanyang pag-ibig para sa kanila. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay continual. So this continual love is a defining mark of a deep and personal relationship with Him. Kasama sa punto natin yung pagtatalaga, tinatawag natin commitment or commission, tinatawag din itong devotion. At mahiwatigan natin yung devotion na ito doon sa utos ng ating Panginoong Jesus sa Mateo 22:37. Ang sabi niya, ibigin mo ang Panginoong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Dito ay tinuturo ng ating Panginoong Jesus na ang pagmahal sa Diyos ay buo, with all our heart, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. At sinabi niya, ito yung pinakadakilang utos. This total devotion signifies a deep and personal relationship with Him. At pangatlong sinasabi doon sa punto natin ay pagsunod or obedience. At yan nga yung sinasabi ng ating Panginoon dito sa verse 15 na ating pinapangaral ngayon. Na ulitin natin, kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Malinaw na sinasabi ng Panginoon na kung mahal natin siya, susundin natin ang kanyang mga utos.
Kaya yung pagsunod, ito ay isang direktang manifestation ng ating pag-ibig at commitment sa ating Panginoong Hesus na sumasalamin sa ating malalim na relasyon. Kaya ang sabi dyan, obedience is a direct manifestation of our love and commitment to Him, reflecting our deep relationship. And sabi natin, kasama nito yung pagpapakita ng kanyang presensya or sumasalamin sa kanyang presensya, reflecting His presence. So kapag ginagawa mo na itong tatlo na ito, na siyang paraan para ikaw ay, ang tawag natin doon, i-cultivate yung ating relasyon na malalim at intimate sa Panginoon, eh ang sabi nito, ito ay nag-reflect ng kanyang presence. At ito yung nahayag doon sa sinabi ni Apostle Paul, sapagkat ito na yung karanasan niya na isinishare niya sa atin, na ganito yung nangyari sa kanya at dapat ay nangyayari din sa ating mga Kristiyano. Ang sabi niya sa Galatians 2:20, ako ipinako sa krus kasama ni Kristo. Hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. Kaya ang presensya ng Panginoon Kristo ay nagmamanifest na sa kanyang mga mananampalataya. Na-identify na, nakikita na ang larawan ni Kristo doon sa mga mananampalataya. Pinapaliwanag dito ni Apostol Pablo na sa pamagitan ng ating pananampalataya at buhay kay Kristo, nireflect natin ang kanyang presensya. Living in a way that shows Jesus' teachings in every aspect of our lives demonstrates our deep and personal relationship with Him. Kaya ano yan? Patuloy na pagmahal, diba? Pagtatalaga, pagsunod, at pagpapakita ng presensya ng ating Panginoon Jesus. Kaya tayo ay nalagay sa hamon. Sa anong mga konkretong paraan mo maaaring ipakita ang iyong pagmamahal at pagsunod kay Jesus ngayong parating na isang buong linggo, darating, this coming week? Meron ka bang naisip kung paanong, anong paraan maaaring mo ipakita ang iyong pagmamahal at pagsunod kay Jesus? At paano ito makaka-apekto sa iyong buhay at sa mga tao sa paligid mo? Well, pwede tayong kumuha ng halimbawa o mag-inspiration natin si Yoko, isang ina ng dalawang anak at natatrabaho bilang isang guro sa isang lokal na paaralan sa Tokyo. Araw-araw, siya'y gumigising ng maaga upang maglaan ng oras sa sa kanyang mga, hindi lang sa kanyang buhay may asawa, kundi maglaan ng oras sa panalangin at pagbasa ng Biblia bago magsimula ang kanyang araw. Sa school, bukod sa pagtuturo ng mga asignatura, siya'y kilala sa pagiging mapagpasensya at malalahanin sa kanyang mga estudyante. Isang handang makinig at magbigay ng gabay. Tuwing weekend, si Yuko ay aktibong sumasali sa mga programa ng simbahan tulad ng pagtulong sa mga may sakit, pagluluto para sa mga walang tahanan, at pakikilahok sa mga pag-aaral ng Biblia. Ginagamit niya ang kanyang oras at talento upang maglingkod sa mga sa komunidad na kinabibilangan niya sa kabila ng kanyang abalang schedule. Kapag may mga hamon sa buhay tulad ng mga problema sa pamilya o trabaho, si Yoko ay nananatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Humuhugot siya ng lakas mula sa kanyang relasyon kay Jesus na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala at pag-asa sa kanya. Ang buhay ni Yoko ay patuloy na ng patuloy na pagmamahal at pagsunod kay Jesus na nagdadala ng liwanag at inspirasyon sa mga taong nasa paligid niya. Si Yuko ay isang dedikadong miyembro ng Tokyo Union Church, yung Union Church ng Tokyo, interdenominational yan na kongregasyon doon, at si Yuko po ay edad 40 na siya. No? Siya ay nagpapakita ng malalim at personal na relasyon kay Jesus sa pamagitan ng kanyang aktibong pakilahok sa mga gawain na simbahan at servisyong pagkomunidad. Sa kabila ng mga hamon at paminsang social pressure na kanyang naranasan bilang sa Kristiyano doon sa Japan, na natin siyang matatag sa kanyang pananampalataya at nagsisikap na magbigay ng positibong impluwensya sa mga tao sa paligid niya. Si Yoko ay regular na nagbo-voluntaryo para sa iba't ibang proyekto ng simbahan, sumusuporta sa mga kapwa miyembro ng simbahan at nagbibahagi sa mga programa ng pag-reach out sa komunidad. Ang kanyang pagtatalaga sa pamuhay ng kanyang pananampalataya ay isang inspirasyon para sa mga iba na nagpapakita na posible ang magkaroon ng malalim at personal na relasyon kay Jesus kahit sa isang karamihang hindi Kristiyanong lipunan kagaya ng Japan. Kaya habang tayo nagmumuni-muni sa nakaka-inspire na buhay ni Yoko, isaalang-alang natin kung paano nagliliwanag ang kanyang dedikasyon at pagmamahal kay Jesus sa kanyang mga araw-araw na gawain. Sa kabila ng mga hamon at paminsang social pressure na kanyang naranasan bilang isang Kristiyano sa Japan, nananatili siyang matatag sa kanyang pananampalataya na nagmumula sa malalim at personal na relasyon kay Jesus. Lahat tayo maaaring mag-ambag sa paggawa ng ating mga komunidad na mas maging mahabagin at mapagmahal na sumasalamin sa mga turo ni Jesus sa ating mga buhay. Hayaan ang kwento ni Yoko na maging inspirasyon upang palalimin ang ating relasyon kay Jesus at sa buhay ang ating pananampalataya sa praktikal at makabuluhang mga paraan. Sama-sama nating magagawa ang pagbabago, isa-isang gawa ng pagmamahal at pagsunod, naway ang halimbawa ni Yoko ay magbigay inspirasyon sa ating lahat at magsikap na sundin si Jesus na may matibay na pananampalataya at dedikasyon. So as we reflect on the importance of a deep and personal relationship with Jesus, let us remember that this relationship is nurtured, pinapapakain sa pamagitan ng continual love, devotion, and obedience to His teachings.
By living out His commandments, kung sinasabuhay natin ang mga utos niya, and integrating His presence into every aspect of our lives, we can truly embody the faith and bring positive change to our communities. Let us commit to showing our love for Jesus through our actions, reflecting His love and light in all we do. Kaya ito'y nauwi sa, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sa sinasabi, kundi sa isinasabuhay. Tayo tumayo at manalangin. Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyong dakilang pagmamahal at biyaya. Salamat po sa iyong mga aral na nagbibigay gabay sa aming buhay. Tulungan mo po kami mapalalim ang aming relasyon sa iyo upang ang iyong presensya ay makita sa bawat aspeto ng aming buhay. Bigyan mo po kami ng lakas at tapang na maglingkod sa aming komunidad, maging maawain at tapat sa aming mga gawain, at magbahagi ng positibong mensahe sa aming kapaligiran. Naway ang iyong mga aral ay gabayan kami sa araw-araw. Ito ang